mo mumuha ng unit dito sa Ama Estates Bulacan, pero hindi mo alam kung ito ba yung tamang property para sa iyo. Or nakakuha ka na ng unit dito pero hindi mo alam kung anong itsura dito sa loob kasi hindi ka pa nakakapasok. Etong dalawang questions na ito is na-experience namin pareho. Nakapag-avail na kami ng unit pero hindi pa talaga kami nakakapasok sa lugar. So hanggang dun na kami sa may model house sa labas kasi pandemic ng time na yun. And second, nung kumuha kami ng unit, hindi pa talaga kami nakapasok sa loob kasi pre-selling pa siya tapos hindi pa constructed yung bahay. So kung meron kang ganitong question, stay tuned para mapag-usapan natin yung mga bagay dito. Hi, I'm Ping and malapit na lumabas si Abby. Parang nakumulong na. Para makapagbigay kami ng idea sa mga potential buyers and sa mga unit owners na hindi pa na-turn over yung bahay, ginawa namin itong video na to para makita nyo ahead kung ano bang meron dito sa loob ni Amaya, lalo na kung hindi ka pa nakakapunta or nakakapasok sa loob. So kung balak mong kumuha ng unit dito sa Amaya or nakabili ka na pero hindi pa na-turn over yung unit mo, ito na ang kasagutan sa mga tanong nyo dahil itutour namin kayo dito sa loob ng Amaya. Kaya panoorin nyo itong video na to para makuha nyo yung mga kasagutan na hinahanap nyo. Para sa agenda natin, pag-uusapan natin yung mga sumusunod nito. So dito sa video na to, ang gagawin natin is tour. So virtual lang siya, no? Gagamitin natin itong drone na to para makaikot tayo sa drone. So ano-ano bang klaseng tour yung gagawin natin dito? Una, meron tayong vicinity tour. Pangalawa, meron tayong property tour. And pangatlo, meron tayong facility tour. And lastly, sana tapusin nyo itong video na to dahil i-share namin sa inyo kung ano ba yung deciding factor namin at bakit kami kumuha ng unit dito sa Amay. Again, guys, hindi po ako ahente dito. So nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo. At dahil dyan, simulan na natin. So una sa topic natin is yung vicinity tour. So dito, papasok tayo sa loob ng Amaya para magkaroon kayo ng slight feels kung ano ba yung feeling dito pag pumasok ka. And makikita mo rin na konti yung ambience kung ano bang meron dito sa lobby. Kaya panoorin nyo itong clip na to para masamahan nyo ako sa pagpasok ko dito sa loob ni Amaya. Guys, hanggang dito lang sa unit ko yung shot ko, ah. Kasi hindi ko kabisado yung loob. Pero gagamitin natin mamaya yung drone para makaikot tayo dito sa loob. Okay guys, resume tayo sa pagpasyal natin. So dito sa drone shot natin, mag-start ulit tayo ng tour mula sa gate hanggang dun sa may clubhouse natin. So dito, makikita natin yung clubhouse mismo, tapos andito rin yung pool natin, and kung makikita nyo, andyan yung basketball court natin, no? So dati yung basketball court natin is open area siya, pero ngayon, nilagyan na siya ng cover para hindi tayo masunog pa ng dalagsan. So
So dito sa unang clip na pinakita natin, medyo meron na tayong konting taste or alam na natin ng konti kung ano ba yung vibes dito sa lobby. Yes! Pero dito sa Amaya, maraming nagtatanong, no, kung kailan kaya mataturn over yung unit nila and kung ano na kayong status yung bahay nila. So para makita nyo kung ano bang status ng construction dito sa Amaya, yan ang pag-uusapan natin dito sa ating second topic. Okay guys, so pupunta tayo sa second topic natin, which is yung property tour. So hindi ito yung typical na property tour na magtutour tayo sa loob ng bahay, no? So sa property tour na ito, ang ipapakita natin is yung mga na-turnover na na bahay and pati yung mga under construction and ongoing projects dito sa loob ng bahay. So simulan natin. So pagpasok mo ng gate, dito sa may kaliwang banda natin, nakikita mo yung sector 2. So ito medyo matagal-tagal na yung mga tao nakatira dito, no? So kung makikita nyo, yung bahay nila is yung iba, nakapagpa-renovate na, may mga bakod na, yung iba may mga second floor and terraces pa. Then pag dinere-diretso mo itong road na to, doon natin makikita yung ating clubhouse, pati na rin yung swimming pool and yung covered court natin. And pagdating natin sa dulo, pag nag-right turn ka doon sa may clubhouse, is makikita naman natin yung sector 1. So sila yung mga sinuunang tao dito, no? Kaya pag nakita nyo yung mga bahay nila, grabe, nagagandahan talaga. Medyo nahagip din natin yung sector 3, no? Pero huwag kayong mag-alala kasi madadaanan naman ng drone shots natin yung sector nito. So ngayon naman, daanan natin yung sector 4. Kung nahati ito sa dalawa, no, meron tayong sector 4A and meron tayong sector 4B. So sa sector 4A, more or less, may mga na-turnover na na bahay dito, no? Pero marami pa rin yung mga units na hindi pa na-turnover or ongoing construction pa rin. So daanan muna natin yung sector 4A, no? So sa mga naghihintay ng unit turnover dito sa sector 4A, sana alam nyo yung question ng block nyo para pag nadaanan siya ng video is makita nyo kung ano na bang status ng inyong bahay.
And para sa aming mga unit dito sa Amaya, nadaanan ba ng video yung unit nyo? Let me know in the comment section below kung anong sector kayo and kung anong block kayo. So sa mga napakita natin sa drone shots natin, meron pa talagang mga bahay na hindi pa naitatayo. So kung nakita nyo, lupa pa lang siya. So ayun, hindi ko alam kung pwede yung unit turnover na, pero hopefully hindi kayo maka-experience ng mga delay. Pero hindi natin maiwasan na, so expect the worst. Malamang meron tayong delay, pero sana wala. And last sa agenda natin is yung facility tour. So ang available na clubhouse natin dito is sa may sector 1 and 2. So dito makikita natin yung swimming pool, yung clubhouse, and pati yung covered court natin. Though hindi ito yung facility para sa may sector namin, pero open naman to sa iba, no? Pwede naman tayong mamashare dito. Okay, so tignan natin itong clip na to para makapashare din kayo dito. So sa facility na ito, makikita natin na meron tayong clubhouse, meron tayong swimming pool, and meron tayong covered court. Meron din palang basketball court din sa main sector 3, no? I think nadaanan siya nung drone shot natin, pero hindi ko talaga alam na may basketball court doon. No? Nakita ko lang siya nung nag-review ako ng footage ng ating drone. So meron din tayong clubhouse dito sa main sector 4, pero under construction pa siya. So para sa mga naghihintay ng unit turnover, actually naghihintay rin tayo ng completion ng construction ng ating clubhouse, no? So sana pagdating nyo dito is tapos na rin yung ating clubhouse and swimming pool para maganda yung welcome sa inyo. Not sure lang kung magkakaroon tayo ng covered court dito, no? Pero ang importante, meron tayong clubhouse at swimming pool. Ayun guys, sabi natin under construction pa yung ating clubhouse dito sa may sector 4. Pero pasyalan natin ito sa susunod kapag ka natapos na. So abangan yung mga susunod namin ng vlogs about dito. Okay guys, nakapasyal na kayo dito sa Amaya Escapes Bulacan na walang binabayarang pamasahe, hindi gumagastos ng pagkain, at hindi na din kailangan ng permit mula sa admin. Baka pwedeng magpa-like ng video sa inyo, no? Baka lang naman pwede. Tapos, pa-click na rin ang subscribe at yung ating notification bell. Okay, so kung tapos na, pag-usapan natin yung deciding factor namin dito. Okay, so para sa deciding factor namin, ito yung security ni Amaya. So, kagaya nung sa iba na hindi pa nakakapunta dito sa Amaya, no? So, may time na nagpunta ako dito ng nakamotor, pero hindi ako nakapasok kasi sabi nung guard sa labas is kailangan pa daw ng approval ni admin para payagan tayong makapasok sa loob. So, ayun, tinanong ko kung paano yung process ng approval nila. So, kailangan mo mag-email or kailangan mo magpa-escort dun sa ahente mo para makita mo yung loob ni Amaya. And up to now, kapag hindi ka unit owner, bawal ka talaga pumasok lalo na kung wala ka namang agenda dito sa loob. And lastly, kahit unit owner ka na, tapos wala pang sticker sa sakyan mo, hindi ka nila basta-basta papapasukin dito, no? So, kailangan mo mag-iwan ng ID tapos bibigyan ka nila no gate pass para makapasok ka dito sa loob. So, guys, sa gate pa lang ito, no? Meron pa tayong security na rumoronda dito sa loob. Actually, during nung time na na-turnover na yun sa akin, nag-try ako mag-shoot dito sa labas. Ito yung time na nag-set ako ng camera sa labas, tapos nag-video ako nung papunta ako dito sa loob ng unit. Tapos hindi ko alam, meron palang guard dun sa dulo, no? So, anong nangyari? Lumapit siya sa akin, tapos sinita niya ako. Tinanong niya kung taga dito ba ako. So, ayun. Actually, yung full details ng pagsita sa akin is nandun sa may video namin ng title is Bakit Amaya? So, click yung link na to sa taas para makita niyo yung video. Tama ba? Sa taas. Okay. So, yung video na to is yung sasagot sa mga questions niyo bakit Amaya yung napili na. Actually, up to now, kapag nag-shoot ako dito sa Amaya, nagpapaalam pa rin ako sa mga security guards, pati sa admin natin, para aware sila na nag-shoot lang ako ng video for vlog. Baka mama isipin nila nag-i-spy lang ako. So kapag nagpapaalam ako sa mga guard, medyo hesitant sila kasi hindi nila alam kung baka makompromise ba yung security na may nag-video. Pero nagpapaalam naman ako sa admin, at kapag na-inform ko sila guard na nagpaalam ako sa admin, okay naman na sa kanila. Pero totoo yun na, nagpapaalam talaga ako sa admin. Kaya thank you kay Miss Angie kasi pinapayagan niya kami mag-shoot dito sa amin. Thank you. So yun yung mga experience namin dito kay Amaya. So ang tanong is, okay ba siya or hindi? Let me know in the comment section down below para mapag-usapan natin ito. Okay guys, so sa mga nanood ng video na to, more or less, meron na kayong idea kung gusto niyo ba kay Amaya or hindi. And malamang meron iba dito na gusto magtanong kung anong details ng mga unit at kung meron kang available. Actually guys, hindi po kayo makakasagot nito kasi hindi naman ako ahente dito. Kaya relevant ko sa inyo si Brother Carl para masagot yung inquiries niyo about Amaya Properties. By the way guys, hindi lang Amaya Space Bulacan yung hawak niya, no? So kung meron kayong question sa iba't ibang property ni Amaya, ayun, contact niyo si Carl Cortez. So i-flash ko yung number niya dito para makontakt niya siya at masagot niya yung mga inquiries niya.
So also, iwan ko rin yung contact number niyo sa link description below, no? So, ayun. So guys, natapos na natin yung tour natin sa vicinity, sa property, and sa facilities. Ang tanong is, sapat na ba yung nakita nyo today or meron pa kayong hinahanap na hindi nyo nakita sa video? So let me know in the comment section down below para ma-include namin sa next video namin. And sana bago matapos yung video na to, na-click nyo na yung like, subscribe, and yung ating notification bell. And as always, nagpapasalamat kami sa lahat ng nanonood ng videos namin, especially yung mga nagtapos hanggang sa dulo. Sana natulungan namin kayo sa video na ito para maipakita kung ano bang meron sa loob. And syempre, marami pa kaming videos sa future, kaya sana supportahan nyo kami by clicking like, subscribe, and yung notification bell para updated kayo sa mga next na video uploads. And para sa mga potential buyers and sa mga naghihintay ng unit turnovers, ang masabi namin sa inyo is good luck and see you kapag nandito na rin kayo. Bali, nakapag-tour na kayo dito sa Amaya, no? So, most likely, meron na kayong idea kung okay ba sa inyo or hindi. Pero meron pa isang deciding factor para malaman nyo kung kukuha ba kayo ng unit dito or hindi. Yan ay yung accessibility. Kaya sana mapanood yung next video namin dahil i-discuss namin dito kung paano yung private and public transportation natin from Bulacan going to Manila. Okay, last na to. Para mapanood yung mga susunod naming videos, sana na-click nyo na yung like, subscribe, and yung notification bell. Okay, at kung tapos na, see you on the next video. Bye!